Wala kang PC pero gusto mong mag-live stream? So ito ang dual phone live streaming with overlay, with facecam. So lahat dito ituturo ko step by step mga kapatid natin para maka-achieve kayo ng mala professional streaming kahit dalawang cellphone lang ang gamitin nyo. So po pwede ito Android to Android, pwede rin tong iOS to Android, na basta kailangan ninyo ng dalawang device mga kapatid natin para dito sa tutorial na to. Umpisa na natin! So bago natin ituloy itong video na to guys, 78% pa rin po ang nanonood ng mga videos ko ang hindi naka-subscribe. Baka naman mga kapatid natin, baka sakali lang mag-subscribe kayo dyan, eh baka 1 million subscriber na tayo. Lahat naman ay binibigay sa inyo ni Boss Lucio, lahat ng pwede ninyong malaman pagdating sa streaming, PC setup, PC build, gaming setup. Kung meron akong maling nagagawa mga kapatid natin, eh pwedeng-pwede kayo mag-comment dyan sa baba, eh buong pusong tatanggapin ni Boss Lucio kung ano man ang inyong mga masasabi. Pero mga kapatid natin, again, ang subscribe button ay libre lang, eh baka naman, di ba? So mga kapatid natin, itong video na to, actually meron na akong naunang nagawa na ganito. Pero yun guys, eh medyo komplikado at naglalag. So ngayon guys, dito sa video na to ay sobrang smooth at ang malupit pa dito mga kapatid, pwede mo itong lagyan ng mga widgets, ng mga alerts, anything mga kapatid natin na gustuhin mo na kagayang ginagawa namin na gumagamit ng PC. Pero again, gamit mo lang ay dalawang smartphone. So unang-una mga kapatid natin, ang kailangan dito, syempre, eh magandang internet connection. Kailangan mga kapatid natin mataas ang upload speed. Kahit sana po mga 10 Mbps pataas mga kapatid, okay na yun. At guys, mas recommended ko ang fiber kesa sa DSL. Pangalawa mga kapatid, syempre, eh dalawang smartphone. Again, nasa sa inyo na kung iOS or Android or both Android or both iOS mga kapatid. Nasa sa inyo na. Ako, mas preferred ko ang iOS at Android. iOS yung pang gameplay nyo at Android yung pang live stream nyo. So mamaya malalaman nyo kung bakit yun ang mas gusto ko. So next natin mga kapatid is tripod. So syempre guys, like what I said, meron itong facecam. So need natin ng tripod para stable syempre yung ating webcam, di ba? Pangit naman kung maalog-alog yung ating camera, di ba? Ito mga kapatid, optional lang. Kung may budget mga kapatid, pwede kayong bumili ng mga video lights, okay, na ginagamit ko kagaya ng ganito. Kung wala naman guys, pwede kayong mag-improvise ng mga ilaw. Pero guys, take note nyo lang, wag po sana ng harsh para po hindi masyado masunog yung mga balat ninyo sa camera. Maganda guys, yung mga LED lang nasa sa inyo na. Pwede kayong mag-improvise dyan, pero malaking bagay ang LED light para sa ating mga face cam. At ang last mga kapatid natin, ito ay optional lang. Ito ay pwede kang maglagay ng mga audio jack splitter, 3.5mm mga kapatid natin. Or gusto nyo lapel, kung gusto nyo gamitin sa live stream lapel guys, it's up to you. Or kung meron kayong mga V8 sound card guys, again, it's up to you. That's optional lang. Pero kung wala mga kapatid, it's okay lang. So tara mga kapatid, umpisa na natin ang step by step. At please mga kapatid, tapusin ninyo to para wala kayong makaligtaan. Lahat ng steps dito is sobrang importante. Pag nagkamali kayo guys, wala na. Mag-PPM na naman kay Boss Lucio. Boss Lucio, hindi gumana sa akin. Eh, hindi mo naman pinanood ng maayos. Pag pinanood mo ng maayos to, sure bull akong gagana sa ito ng maayos. Kunin natin yung dalawa nating smartphone. I-download ninyo yung A-Power mga kapatid natin sa dalawang smartphone na ito. So mamimili kayo guys kung ano yung gagamitin yung gaming phone at live streaming phone. So ako guys, pares naman po ako X3 to, so kahit ano na lang sa kanila. Pero guys, recommended ko, syempre, yung pang-gaming ninyo, yun po yung mas maganda, di ba? And then yung other one is sakto lang. Basta kayang mai-run yung ating mga application, okay na yun. So ngayon mga kapatid, downloaded na po yung dalawang A-Power sa ating phone. And make sure mga kapatid, na isang internet connection lang ang kanilang connection, okay? Hindi po pwede magkaiba. So click nyo lang po pareho, and then makita nyo, madedetect na po nung isa't isa yung kanilang sarili, okay? So mga kapatid natin, again, mamili kayo kung anong live streaming phone ninyo at kung ano ang hindi. So ako, ito yung napili kong live streaming phone. So kukonect tayo guys. Ito yung ating gaming phone. Kukonect tayo dito sa ating streaming phone guys. Click nyo lang po yung cast and then start now. So nandito na po yung ating screen. Nag-mirror na siya sa other phone natin. Sa ating live streaming phone, punta tayo ulit sa Play Store. From the Play Store, search nyo po PreSim Live Studio. Once you search, syempre mapatid natin install and then open. So ngayon, i-coconnect nyo po dito ang inyong mga Facebook account na may-ari ng inyong page. Okay? In short, admin ng page. So ako guys, ito, lalagin natin yung Facebook natin. And that's it guys. Okay? So nandito yung page na gagamitin natin. So itong PreSim Live Studio guys, eh meron itong share screen. Okay? Meron siyang screencast. So pipindutin nyo lang siya guys. Swipe nyo lang po siya pa right. And then guys, ayan na nga po. So next naman natin, like what I said kanina, ito ay pwede mong lagyan ng mga overlay, widgets, mga patent o alert. So napakadali
lang yan guys. Pero mga patid natin, para sa mga walang PC, kailangan nyo pong gumawa ng paraan para magkaroon ng PC. Kahit po mag-rent lang kayo ng PC guys, or maghiram kayo isang ibigan ninyo, kailangan lang naman natin pumunta sa Stream Elements or sa Onda.tv. Saglit na saglit lang yan guys. Hindi nyo kailangan ng sobrang tagal dyan kasi kailangan lang natin yung link. So bago tayo pumunta sa ating PC, gusto mo bang magkaroon ng mga animated overlay, animated webcam overlay, or mga high quality panels? Saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Onda.tv. Onda.tv is a one-stop shop mall para sa lahat ng content creators and streamers. So lahat nandito na sa Onda.tv. So simple lang, once na may need ka, example the overlay, search mo lang sa search box and madadirect ka sa window na to. Lalabas na po dito yung mga sobrang daming design template para sa iyong streaming layout. Kung gusto mo ng transition, search transition and madadirect ka na dito sa window na to at ipapakita na sa iyo ng Onda.tv ang iba't ibang mga template for the transition. Pag may nagustuhan ka na, i-offer ni Onda.tv na pwede mong bilhin ito ng single or a package. But I must recommended go for the package para meron ka ng animated overlay, animated webcam overlay, animated post banner, animated starting banner, animated talking banner, and meron pang YouTube banner and then desktop banner. Nandito rin ang scene transition or ang tinatawag nating stinger. Siyempre, nandiyan din ang ating mga new funnels and alerts. Example of this. Ang ganda, di ba? So, simple lang pumunta dyan mga patid. Lalabas dyan sa ating screen yung link or nasa description box. www.onda.gg/boss_Lucio. At syempre mga patid, meron tayong coupon code dyan. Just use word Lucio, automatic, less yan ng 50%. Huwag na huwag ninyong kakalimutan yung word na Lucio guys, para malaki ang matipid ninyo at magkaroon kayo ng sobrang gandang mga overlays pagdating sa inyong live streaming. So ngayon, nandito na tayo sa ating PC. Siyempre mga patid natin, magbubukas tayo ng browser at pupunta kayo dito sa Stream Elements. So ilagin nyo po yung mga Facebook nyo dito. Make sure admin nyo ng inyong mga page, okay? So pansan, nandito na tayo. Punta tayo sa streaming tools. Makita nyo po dito yung my overlays or overlays. So pwede kayo mamili ng kahit anong gusto ninyong overlay dito. Once na nakapili na kayo guys, create my overlay lang, okay? That's it. Once na napili nyo na yun, punta na kayo sa inyong my overlay. So sa babang baba, makita nyo po yung pinili ninyo. Pipiliin po natin dito guys yung may layout na, okay, yung pinaka layout ng game. So okay, guys, ito yung pipiliin natin. So makikita nyo mga kapatid natin na may mga naka-hide, okay. Ibig sabihin na naka-hide, hindi nyo po siya kailangan sa inyong layout. So simple lang naman yan, madali lang yan guys. Click nyo lang po sila. So once na na-click nyo mga kapatid natin, makikita nyo po dito sa left side kung ano po yun. Halimbawa po ito, ikiklik ko to. So ito po siya. So may matang logo. Ibig sabihin guys, pag yan ay naka-uncheck, lalabas po yan. Dapat po yan ay naka-hide kung hindi nyo naman kailangan. Pwede nyo rin po silang i-arrange dito. It's up to you mga patid natin. Pwede nyo silang ayus-ayusin. Kayo na po ang bahalang mag-decide. Once na okay na kayo dyan mga patid natin, dito sa taas mga patid, makikita nyo po dito yung copy URL. And then makita nyo po meron na rin pong alerts. So guys, gagana po yan sa inyong live streaming. So guys, copy URL, isend nyo po yan sa mga messenger, telegram, basta mga patid, makarating po yan dapat doon sa inyong live streaming smartphone. So yon, nakuha na natin yung link. So guys, discard niyo na po ito. Paano niyo siya mailalagay sa inyong mga streaming phone? So ako guys, sinend ko lang po siya sa Messenger para makuha ko po yung mga links and then the screen key. So slide left lang natin mga kapatid, makikita niyo po dito yung widgets sa Prism Live Studio. From the Prism Live Studio mga kapatid, makita niyo naman yung web. Click niyo lang po yung web at guys, dito sa URL i-paste niyo po yung link again ng Stream Elements or ng Onda.tv guys, nasa sa inyo mga kapatid. So title, nasa sa inyo na yan guys, kung ano gusto niyo lagay title diyan, save, and lalabas na po dito yung ating overlay. And then click niyo lang po siya, ayusin lang po natin dito yung ating overlay. So meron dito ng mga sukat, kayo na po ang bahala mag-design, iba-iba ang sukat ng phone natin. Basta ako mga kapatid, i-maximize ko lang po siya dito sa screen natin. And that's it. So pag okay na guys, okay, click nyo lang yan. And slide nyo lang po ulit pa left. Tapos po, i-click nyo lang po ulit yung link mga patid natin. Lock na po natin yung layer para hindi na po siya gumalaw. So ngayon, pupunta na tayo sa 8 power. So simple lang. So syempre, minimize lang natin ulit. Punta muna tayo dito sa ating 8 power. And then dito rin sa other phone natin, punta rin tayo dito sa 8 power. And dito sa ating gaming phone, magbukas na po tayo kahit po Mobile Legends. So nakita nyo po mga kapatid natin, nag-screen na po tayo dito sa ating gaming phone. So nakita nyo naman po yan, wala pong ka-delay-delay yan guys. Basta mga kapatid natin, malakas ang inyong internet connection. So kikita nyo naman guys, walang ka-delay-delay dito yung ating
game. Kung sumasabay lang siya ng sumasabay, wow, di ba mga kapatid? So ngayon mga kapatid natin, punta muna tayo ulit dito sa ating live streaming cellphone and then balikan natin yung Prism Live Studio. So once na ready na kayo mag-live mga kapatid, make sure na nakarotate ang inyong phone and then click nyo lang po itong live, set destination, piliin po natin yung Facebook natin. And dito naman po natin ipipaste yung ating stream key na makukuha natin sa ating Creator Studio. Eh guys, napakadali lang nun. So use your phone mga kapatid kung wala kang PC. So pumunta kayo sa inyong mga Safari or Google mga kapatid. And pumunta kayo dito sa address na to. business.facebook.com/creatorstudio/home mga kapatid. And then that's it. Make sure nakalagin ang inyong mga Facebook doon. And dediretso na yon sa inyong Creator Studio. At makikita nyo na ang live producer para makita ang inyong mga stream key at server URL. So mga kapatid natin, nakuha mo na at doon mo na rin itatag yung game na nilalaro mo. So if you play Mobile Legend, Call of Duty guys, itag nyo na rin po doon. Maliwanag naman yung ating instruction. So that's it. Paste the stream key here. Save. So bago nyo pindutin yung live mga kapatid natin, make sure na nakarotate na po ang inyong mga phone. Dahil guys, pag hindi pa po ito nakarotate, eh mga kapatid natin, naka-portrait siya magla-live. So guys, ito, make sure na naka-landscape na siya. And then click na natin yung live. So yan na nga po mga kapatid, in 3, 2, 1. So papasok na po siya sa ating live. So start now. So ready na po mga kapatid. Lalabas po yan dito. At balik tayo sa A-Power. Connect natin yung ating gaming phone. Start now. So balik tayo sa Mobile Legend. So ngayon mga kapatid natin, makita nyo po dito yung ating mga overlays. Nakakabit na yung ating webcam. Ito po pwede mong lakihan yan guys. So that's why kailangan mo ng tripod para po ilagay siya kung saan mo gusto ilagay mga kapatid natin, para sa yung facecam. So ako mga kapatid natin, ganyan lang. So classic, and that's and it. And syempre, pupunta tayo sa ating PC para makita nyo talagang naka-live ako ngayon sa aking extra page. O kung makikita nyo ngayon mga kapatid natin, naka-live na po ako dito. Ayan guys, oh, naka-live na tayo. So ayan mga kapatid, kita nyo naman, medyo delay lang tayo syempre dun sa ating live stream. Okay, makita nyo naman mga kapatid. Pero guys, ito tayo, naglalaro, walang ka-delay-delay. Walang ka-delay-delay ito kasi syempre malakas yung ating internet speed. So ganyan lang po mag-live ng dual phone live streaming setup. So di ba mga kapatid natin, napakaangas na itong tutorial na to. Sobrang lupit, di ba mga kapatid? Kasi mas updated ito at mas maganda ito sa dati kong nagawang video na Streamlabs mga kapatid. Ito Prism Live Studio Collab A-Power, itong combination na to mga kapatid natin. So pinagsama lang natin sila, nag-experiment lang ako ng mga application. Pero yun nga mga kapatid natin, pumwede. So mga kapatid natin, like what I said kanina, bakit mas gusto ko ang iPhone at Android mga kapatid natin dito sa setup na to? Kasi mga kapatid natin, makinig mabuti. Ito na po yung reason. For sure marami magko-comment, Boss Tucho, walang audio yung aming laro. Microphone lang ang meron. Yun na nga mga kapatid natin, dahil same pa rin po sa PC method. Pag nagmi-mirroring tayo using A-Power papunta sa ating PC, eh wala pong audio, di ba mga kapatid natin? Pag gamit nyo po, it's Android. So ngayon, ang iPhone kasi integrated talaga siya, built-in sa kanya, na pag nag-mirror sa kanya, eh lahat po na nangyayari sa iPhone, even the audio, eh nakaka-capture. Pero sa ganitong method, the Android to Android guys, alamin nyo na lang mga kapatid natin kung anong phone nyo nakaka-capture ng audio. Kasi guys, kung wala tayo magagawa. Hindi naman to PC na pwede natin lagyan ng may mga audio jacks or everything guys. Why? May optional akong nilagay kanina na mga audio jacks. Halimbawa, you using lapel, itututok nyo po yung lapel doon sa inyong gaming phone para mga kapatid makaka-capture po yung sound. Yun na po yung pinaka magiging main sound ng inyong live streaming. So nag-gets mo ba? So sana mga kapatid natin, nakatulong tong video na to for sure guys. Marami na naman matutuwa nito at marami na naman tayong matutulungan dito sa video na to. So yun lang mga kapatid natin, maraming salamat po sa inyo. I hope nakatulong na naman tong video na ito sa inyo, sa mga gustong pumasok sa live streaming industry. Again, kung may mga katanungan pa rin kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba. Babasahin ni Boss Lucian at pupusuan. At syempre mga kapatid, road to 100k pa rin si Boss Lucio. Eh wag na wag ninyong kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe at yung bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. Again mga kapatid, I'm Luis D. Ortevez, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!